siguradong magugulat kayo dito. Meron daw ididimanda etong si Lala Soto. Ayan. So nakikita po ng mga netizens, palala ng palala. Sabi nga, ang lala muna, Lala Soto. Ididimanda daw etong isang head ng ABS-CBN. Tignan natin. Pero bago yan, merong pahayag etong si Lala Soto noon. Kamakailan, sabihin na natin, bago pa man nga lumabas ng desisyon yung 12-day suspension ng Itchow Time. Sabi niya, magalit na daw ang dapat magalit. Siya etong nag-dare. Okay. Siya parang kagustuhan niya na, sige, magalit kayo sa akin. At yung tipong, wala naman akong pakailam. Ganun siguro ang nasa isip niya. Ano ho? Pero ngayon, ayan, naglabas ng galit ang mga netizens. Marami. So, sobrang dami po ang naglabas ng galit sa kanya. Normal yun. Okay? Dahil yun nga, kagustuhan naman niya na magalit sa kanya ang mga netizens. Diba? So, eto, sino ang kanyang kakasuhan? Eto po, isa pong head ng ABS-CBN, ad prom head ng ABS-CBN na si Eric John Salut. Kakasuhan ni Lala Soto, ito'y matapos mag-post sa Twitter si Eric ng kanyang reaction sa ipinataw na 12-day suspension sa Itchow Time. Napakarami po ang nag-post ng kanilang pananaw, ng kanilang reaction, ng kanilang opinion. At yun lahat ay nagpapakita ng galit kay Lala Soto. Dahil gusto niya eh. Gusto niya magalit sa kanya ang mga netizens eh. Ayun, binigay sa iyo yung galit. Tapos ngayon magdidemanda ka. Alright, siguro napansin lang ito dahil ABS-CBN or konektado siya sa ABS-CBN. Pero kung talagang gusto mong kasuhan lahat na nagpapakita ng reaction ng pagkagalit sa iyo, mas matindi pa dito sa pinost ni Sir Eric Salut. Nako, kasuhan mo lahat ng yan. Okay, tignan natin. Tignan natin kung hindi ka pagtawanan. Diba? Ito yon. Sa isang deleted post, sinabi ni Eric John Salut na wala kang delikadesa, Lala Soto. Kadiri ka. Sakto. Ano bang gusto mong galit? Ano bang pananalita ng mga taong galit sa'yo or dapat ay galit sa'yo? Ano bang pananalita? Sige nga, anong gusto mong marinig? Papure? Ay, kabaliktara naman ang kaisipan na itong mga katulad ni Lala Soto. Ano ba? Grow. Diba? Dapat kayong mga nasa or opisyalis ng gobyerno, kayong nasa pwesto, ang nagpapakita na kayo ay nag-grow as a person. Paurong ang mga pag-iisip, pag-uutak na itong mga katulad ni Lala Soto. Huh?